Yun, no? Kita niya yan? Wow! O, tikman ko na yan. Mmm! Lambot. Soft and tender. Mmm! Nice. Welcome to Pinoy Foodaholics! Gutom ka na ba? Tara, magluto tayo! Today's episode, gagawa tayo ng isa sa pinakakilalang dish o ulam ng mga Pinoy. At isa pa, kinilala rin ito kamakailan lang sa isang website, no, na best vegetable soup in the world. Ano ba ito? So, sigurado ko, meron na kayong idea, nasa harap nyo na, no? Yung ating mga ingredients para sa mga Pilipino, alam na nila yan. Sinigang na baboy or pork sinigang, yan. At yung sinigang, no, kung tutusin po, marami yan siyang klase ng version. At marami ring klase ng mga ginagamit na pampaasim. Nandyan yung santol, mangga, kamyas, minsan sa isda, ginagamit din nilang pampaasim yung kalamansilang. Pero, meron ding klase ng mga proteins na ginagamit doon. Iba-iba rin. Pwedeng baboy, yan, gaya ng ginagawa natin ngayon. Manok, baka, hipon, isda. No? Originally, ang sinigang is nagsimula talaga siya sa sinigang na isda. As the time goes by, marami nang naglabasang mga version. At alam natin, no, kahit iba pang gamitin, masarap. Lalo na to. Paborito ko talaga to. Dahil sa ngayon, no, unpredictable yung panahon. Mainit, biglang kukulimlim, tapos uulan. Lalo na sa bandang hapon. Kaya tamang-tama yung ating dish ngayon, yung recipe natin ngayon. Dahil malamig ang panahon, masarap humigop ng mainit na sabaw. Mainitan yung katawan natin. At ako, paborito ko sa sinigang, yung medyo may kagat ng anghang. No? Medyo may konting anghang-anghang. Parang appetizer kasi yan eh. Pampagana yan. So, let's start kung ano ba yung mga kakailanganin natin. Una na, kailangan natin ng pork na baboy. Ito ay kasim. Combination din siya ng around ano na ito, mga 3/4 1 kilo. And then, meron tayo sitaw, radish, okra, eggplant o talóng, kangkóng, yung ating sinigang powder sa sampalok mix, no, by Nor. Baka naman, no, may gabi yan. And syempre, meron din tayong fresh gabi. Itong sinigang natin, pwede rin gumamit ng fresh na sampalok or tamarind. Pero dahil time consume tayo ngayon, kailangan mas maiksi yung panahon na pag-prepare. So, ito na lang muna. Pero ako, usually yung gusto ko combination talaga yan. Masarap din yung may fresh talaga. Iba yung lasa. Subukan nyo po yun. Pero sa ngayon, ito lang muna ang ginawa ko. And then, meron tayong pansigang o siling haba, fish sauce o patis, salt, meron na siyang pisos, meron pa siyang asin. Bakit po? So, combination lang po. Konti-konti lang. Hindi naman natin dadamihan totally. Baka umalat ang gusto. Then, crack pepper, tomato, onion. At syempre, kailangan natin ng water, no? Para mamaya sa pagpapahulo ng ating baboy. So, let's start na! Let's go! Ayun. Usually po, ang sinigang, nagpapakulo lang ng water yan. Then, lalagay na lang nila lahat. Pero ako po, ibang style itong gagawin natin ngayon. Una, gigisa muna natin saglit yung onion. Sabay ng tomato. Then, lagay na natin yung pork. Haluin lang natin saglit. Ano? Isipin natin mabuti. Moments later. Then, lagay na rin natin yung salt and pepper para meron na siyang flavor, no? Meron na siyang lasa. Kailangan layer by layer. Ayan. Isahin natin para mas malalong mawala yung lansa nung baboy o anggo. Lagyan natin ko ating asin. Ayan. Okay. Sarap to. Itong ating sinigang, ano? Soon after. Ayan, balikan natin after 2 minutes. Ayan. Nag-isa na siya mabuti. Oh, no. Sensya na po kayong ingay ng motor. Parang tora-tora. Ayan. So, ngayon po, natapos na natin isutay saglit. No? Hindi naman natin yung susunugin. Kailangan masutay lang ng konti. Then, lagay na natin yung ating hot water. Then, pakuluin lang natin to ng around 30 to 40 minutes. Tapos balikan natin ulit. Ihabol ko lang po, no? Lagyan ko muna rin ng fish sauce o patis.
Yan. Gradual lang kasi para maiwasan natin na baka sumobra sa alat. Nilagay kong water ay mga around 4 cups to 5 cups yon. So, balikan natin to after 40 minutes. A few minutes later. Okay, check natin ngayon, no? After 35 minutes na to. Halos 5 minutes na lang kulang. Napakulo na natin. Ngayon, lalagay naman natin ngayon yung ating gabi. Ayan. Sa English yata yun ay taro. Ito, sili naman. Lagay natin yung mga sili. Para lalong sumarap. Yummy. Paka-excite naman. Ayan, mga limang sili. Pwede na. Tapos, lagay na rin natin yung ating radish o labanós. Tapos, palambutin lang natin. Mga 2 minutes. Balikan natin yan. Takpan natin uli. Para kumatas yung anghang ng sili. Balikan natin yan after 2 to 3 minutes. Tapos lagay naman natin yung ating sinigang gabi mix. Okay? Later. Okay. Check natin ngayon. After 3 minutes, ano? Ang kita nyo po, kulong-kulo, no? Yan dapat talaga. Yung maganda yung pagkakulo. Ngayon, next na natin, lagay natin yung ating natitirang mga matitigas pang gulay. Yung dahon, huli na yon. Lagay natin sitaw, talóng, okra. Yan. And then, halo natin saglit para lalo na sumarap, no? Laga naman. Very healthy rito kasi kaya nga kinilalang vegetable soup sa isang website, number one vegetable soup. Lalagay na natin yung ating nor sinigang mix na may gabi. Bakit? Para lalo siyang lumapot. So, medyo mag-thicken siya ng konti. Yan. So, ilagay na natin to. Good for 1 liter to. Kumbaga. Yan. Halo lang natin. Tapos, palambutin lang natin yung ating vegetable ng around 2 minutes to 3 minutes. Uli. Ayaw natin overcook yung gulay para masarap-sarap pa siya, no? Hindi naman yung kanyang vitamina mawala na dahil sa sobrang luto. So, yan. Pakatakan. Okay, so takpan lang natin uli. Balikan natin to after 2 to 3 minutes bago natin ilagay yung dahon ng kangkong. Okay? Later. And ayan, after 3 minutes, no? Ito na po yung ating susunod na last procedure. Ang paglagay ng dahon. Ayan. Kasi kaya hinuhuli yan para hindi ma-overcook. So, lulubog lang natin to at around 30 seconds to 1 minute para hindi siya ma-overcook. Madali kasi maluto yung mga dahon-dahon na kulay green tulad nito. Takpan lang natin, around 1 minute. Ayan, balikan natin. A little later. Okay, after 1 minute, yan na siya. Luto na yung ating dahon. Ready to serve na po ito. Off na natin yung fire. Natin yung ating sinigang. Mainit to. Mapapakain ka ng maraming kanin nito. Wow. Okay. Ito na yung ating finished product. Ang ating masarap na vegetable soup. Ang pork sinigang. Yan. Siyempre, alam nyo na kung anong next episode natin, yung Tiki Man Time. At talagang hindi ako magpapapigil sa kanin ito. Yun, no? Kita nyo yun. Yun. Init-init yun. Talagang may excite ka. So, kuha tayo ng gulay, siyempre, yan, okra, carrots, radish. May taba na tayong ginawa kanina. Kasi masarap talaga yan pagka merong, ano, may konting taba-taba. Kita nyo yan. Itikmaw ko na yan. Lambot. Soft and tender. Yung soft. Nako. Ang sarap. Talagang napalabas niya yung pinakakatas ng baboy. Tsaka yung vegetable, no? Kailangan talaga sa sinigang. Yung lasang asymptomatic. Ano po ibig sabihin nun? May asim. Kaya asymptomatic. Oops. Joke lang yun. Ano, no? Nakagat ko na siya. Sarap. At hindi pwedeng walang kanin to. Kailangan may kanin kayo. Promise. Talagang i-enjoy nyo ngayon to sa malamig na panahon ngayon. Umuulan na po kaya tamang-tama yan. Humigop ng mainit na sabaw. So mga mamis at mga kapudaholics natin dyan, kung nagustuhan nyo yung ating recipes for today, please like and subscribe. And pakihit nyo na rin po yung notification bell. And comment down below na rin, no? Kung meron kayong nais na i-suggest ng mga recipes, no? Baka ma-i-features natin dyan, no? So, maraming salamat po sa panonood. See you next time!